Natanggap ako ng Pasko. Ano? Nag-regift sa akin. So, tumatawa ako. Nagustuhan ko naman. Tapos, pagtingin ko sa baba, mandun pa yung tag, Happy Birthday. Oy, salamat pala. Meron na tayong 6,500 subscribers. Oo, pero pag-upload ko nito, baka 7,000. Oo. Yeah. Sige, pag-usapan natin ngayon, since malapit na ang Pasko, okay, ang concept ng regifting. Ah, oo. Ano ba yung regifting na yan? Sabi nila, ano daw yan? Parang hindi raw maganda, parang sila lang yun. Parang baduy daw kasi pinigay sa'yo tapos ibibigay mo sa iba. Oo, ako wali ko yan kasi madalas ako makatanggap ng regalo na hindi ko naman kailangan. Okay. Or hindi ko gusto. So, kesa yeah, buksan ko siya at gamitin ng isa o dalawang beses, babaluti ko na lang siya ulit sa ibang gift wrapper tapos ireregalo ko siya ulit sa iba. Teka, may nabigay baka naman may nabigay ka na sa akin ng gift, ha? Sa tingin ko, meron. Hindi, okay. It's actually a good way to save money. Yes, but yes. But also, para, alam mo yun, syempre, yung mga, may mga bagay na sayang naman kung hindi magamit. At least, ibigay mo na lang dun sa mga tao na alam mong magagamit siya. Like, example. For example. Oh, ano ba yung mga na-regift? Ako na-regift ko na. Hindi ba tanongin? Ako si Sheko. Baka magalit. Ay, hindi magagalit yun. Hindi kasi ito, example. Hindi, ako nag-regift na rin ako. Oh, guilty ka rin pala eh. Guilty, may akong pa. May nagregalo sa akin ng towels, no? It's a normal gift, okay, di ba? Lalo na pag Pasko. Baka namang kulay pink. Kaya ako nag-regift. Hindi naman. Actually, maayos naman siya. Alam mo yung mga... Basta yung absorbent ng mga... Basta maganda kasi towel. Oh, yung mga... Pero kasi ako, marami na rin akong towel from the previous years na mga regalo sa akin. So, basically, hindi ko siya kailangan. Nung binuksan ko, ay, tuwalya. Ngayon, yung isa kong friend... Alam ko ay... Baka naman kasi ang gusto mo nga towel, yung mga 1,000 threads pa. Ay, hindi naman. Mga Egyptian. Kung bedsheet pwede. Pero hindi. Hindi, kasi ako, may isa akong friend na alam ko na kakapangasawa lang niya. So, they just move into a new home. So, syempre, kailangan nila ng mga gamit sa bahay. Which also includes some towel. So, yun right, yung naregalo ko sa kanya. Diba? Regifting. So, nakatipid na ako ng pangregalo. Ako... yung mga na-regift ko, usually kasi pag Christmas, may mga bibigyan ng Christmas basket. Oh, yeah, yeah. So, nung nag-work pa ako... sa piano, o yung mga Christmas basket. Nung nag-work pa ako, syempre, mga abot-abot sa office mate, syempre, usually kasi may budget kami for friends, mga pamangkin, may budget na yan eh. Pero, for example, may mga dumarating na Christmas gift basket, tapos, pag binuksan mo, parang, ay, kumbaga, parang feeling ko, mas magugustuhan ito ng office mate ko. So, kunwari, mga biscuit, eh, low-carb diet ako, hindi lang kumain ng biscuit. So, yan, binibigay yung biscuit, or kunwari, may wine, halimbawa, na tingin ko naman, hindi naman masyadong inumin sa bahay. So, yan, nire-distribute ko yung mga cookies, yung mga ganyan, yung mga pasta, yung mga, hindi, pasta pala hindi, kasi ginagamit namin sa bahay. Ako yung sa gift basket, kunwari pumunta ako sa isang company Christmas party, okay, tapos sa panunuluhan ko yung gift basket sa raffle, tapos, meron na naman isa kong kware kliyente. Teka lang, sorry. Ano? Makat lang kita. Meron dati may natanggap ako ng Pasko. Ano? Nag-regift sa akin. So, tumatawa ako. Nagustuhan ko naman. Tapos, pagtingin ko sa baba, mandun pa yung tag, Happy Birthday. Ayun lang. Mali. Happy Birthday, bro. Okay lang. Mamaya, i-discuss natin ano yung rules, no? But yung sa akin, yun nga. Happy birthday, friend. Sabi ko, parang birthday gift pa sa'yo ito. Tanggalin ko na kaya. Huli. Huli. Mamaya, isasabihin natin yung mga rules. Etiquette for gifting. Yung kwento ko nga, meron akong napanaluhan na gift basket sa isang raffle, sa isang company Christmas party. Tapos na-invite ako sa isang another company Christmas party. Okay. Dala ko siya,
dinonate ko siya as raffle, pang raffle, di ba? So, ano siya, medyo nakatipid na rin ako doon kasi pinagdadala kami ng mga pang raffle, eh, di ba? Kaya sa gumastos ka pa, no? Oo, yun na rin yung pinang raffle ko. Pero wala namang happy birthday, pre, doon. Wala, wala. So, yun nga, no, i-discuss natin, ano ba yung rules pag magre-regift, no? Ako yun siguro, rule number one, pag magre-regift ka, tanggalin mo na yung tag. Ako, make sure. Yeah. Ako, I, if I can, I actually try to wrap it up sa isang bago. Kasi syempre may regalo. Binuksan mo. Tapos hindi mo naman kailangan. Ayaw mo, gusto mo yung regift. Babalutin mo. Hindi mo ikakabit ulit yung dating nakalagay. Kasi malamang nasira. Ako kasi, gusto ko kasi sinisira yung wrapper. Kasi masarap yung feeling na sinisira. Gift wrapper. No? Yun. So ako, usually, ano siya, nire-repackage ko. Tsaka sometimes there are two or three things na gusto mo i-regift, pwede mong pagsamasamahin. Ah, nagaganon pa ba? Ina-assemble ko pa siya minsan. Oh. So, yun, of course, make sure na yung i-regift mo ay na-inspect mo na... Dapat hindi sira. Yeah. Of course. Hindi dapat, actually, as much as possible, saka hindi pa nagamit. Saka hindi na mag-expire. In the case of food, ah. Oo. Tingnan niya expiry date. Baka mamaya, pag re-gift niyo, pagbigay niyo, expired na. Oo, yun nga. Pero, usually, pag natanggap mo siya, that's the best time na i-re-gift mo siya. Huwag mo na siya medyo hihintayin, no? Especially pag food or kasi maski yung isang gamit, pag matagal mo nang hindi, kahit hindi mo binuksan, pero naka-stuck lang sa bahay mo, nagiging luma yung itsura, so ang pangit sa i-regift. Yeah. No? So, as much as possible, i-regift mo na rin siya kagad. But, yun nga, ideally, dapat yung hindi pa nagagamit. At saka, inspect din yung mga gift kasi baka mamaya personalize yung gift. Andun yung pangalan mo. Ah, of course. Baka mamaya, andun yung pangalan pagbigay mo. That's right. Hindi, sabi mo, hindi, para maalala mo ako. Para maalala mong galing sa akin. Tama. Pero yun nga, that's the reason why na kailangan mong buksan. And which means ako, kailangan ko talaga siyang ibalot ulit. Kasi titingnan mo baka nga personalized, malay mo merong may pera pala sa loob. Diba? Kukunin mo na yung pera. Kukunin mo na yung pera. Hindi mo nire-regift yung pera. Sa akin din, para maiwasan na ma-regift yung nire-regift mo, teka, para maiwasan yung marigit. Okay. May natanggap ako regalo, binigay ko sa'yo. Ayaw mo, binigay mo ulit. Okay. Kasi may risk yun na baka mamaya, yung nagbigay sa akin, umikot, binigay mo rin doon. Kasi katulad tayo, maliit lang ang circle natin, di ba? Paano na maiwasan yun? Make sure na magugustuhan or magagamit nung regaluhan mo. So dapat, kumbaga, yung gift na to, kumbaga naka-profile na para sa kanya. Oo. So, isipin mo rin, di ba? And sometimes, para kasi yung iba nagigilty mag-regift kasi feeling nila nagsisinungaling sila doon sa kaibigan nila. Saka, or feeling nila sometimes parang, binigay sa akin to. So parang baka na-waste naman or baka hindi ko pinapahalagahan. Hindi naman. Well, ako kasi ang concept ko or ang mindset ko dyan, kapag ako nagbigay ng regalo, sa kanya na yon. So, kahit anong gawin niya doon, siya na yon. Decision niya na yon. Oh, no? Okay. So, and sa akin naman, when I decide to regift, minsan, actually more often than that, tinasabi ko na, uy, meron akong nakuha ng regalo, hindi ko kailangan, gusto mo sa'yo na lang. Oh, so you ask. Oo. So, alam nila na galing sa iba. And then, pag sinabi nila, okay lang. Yan ang Christmas gift ko sa'yo, ha? Okay na. So, hindi ka guilty. Oo. At the same, plus, at saka gusto nila. Gusto, alam mong gusto nila. Pangatlo, nakatipid ka ng regalo. Diba? So, it pays to be honest also. Sasabihin mo sa kanila, uy, ito may mga gifts ako na natanggap, baka may gusto ka rito, sa'yo na. Actually, nung dati din, marami rin nabibigay sa akin ng mga diary-diary. Mga planner. Hindi naman ako masulat, ganyan. Kasi, lang naman ako, digital ako. So, I asked them also na, uy, meron akong extra dito, gusto mo. Ganun din. Sa'yo na lang to, kasi hindi ko naman siya magagamit. Eh, kesa nakastock lang dyan, di ba, would gather dust. So, I just give it. Ayun, masaya naman sila. Oo. Yung iba lang may pangalan ko, pero alam naman nila may pangalan ko. Ayun. Yeah. Actually, hindi lang yung pangalan. Maski yung mga corporate giveaways, iniiwasan ko siyang i-regift kasi may tatak ng kumpanya na nagregalo sa akin. Okay. Except, pag sinabi ko sa kanila na regalo to nung isang kumpanya, hindi ko kailangan, baka gusto mo, sa'yo,
sa'yo na lang, regalo ko na lang sa'yo. Ah. Kasi kunwari, di ba, meron, nakatanggap ka nga ng planner, maganda, pero meron namang company XYZ. Etching nung, ano, di ba? So, alam na talagang logo, no? Reject lang. Alam mong, sa'yo na regalo yun, di ba? Bakit mo i-regalo sa kanila, hindi siya galing sa'yo. So, it's a good situation, to be honest. Okay. Alam mo, it's a good case, to be honest, if you want to regift it. Kasi yun nga, kaysa naman tumatambak. Oh, exactly. Saka parang ano rin yun eh. Yun nga, maganda rin yun, no? Yung sinabi mo na, kaysa nakatambak sa bahay, na parang, di ba? It's just clutter. Clutter. So, sabi nga, di naman na one man's trash, no? But other people can also appreciate it more and use it. Mm-hmm. Di ba? Nakatipid ka pa. Tsaka, ano, especially kung kailangan naman talaga nung pagbibigyan mo, di ba? Sila din, natulungan mo na sila makatipid. Totoo. Kasi binigay mo sa kanila yung something na kailangan nila, no? Oo. Mm-hmm. Sabi mo lang na, oh, basta yan ang binigay ko sa'yo, ha? Pag nirigip mo sa akin yan. Oh, yun, of course. May bumalik ba sa'yo, wala? Wala naman, pero lalo na yung fruitcake. May kilala ako na parang nakatatlong regift siya. Until meron siyang nabigyan. Okay. Na talagang mahilig yung family nila sa fruitcake. Oh. So, di ba? Okay siya. So, okay. Win-win-win-win situation siya. Everybody happy. Kasi ang fruitcake hindi siya madaling masira, di ba? So, there's a fruitcake for everyone. Correct. Actually, ang nangyari doon, niregalo sa akin, dinala ko sa isang parang potluck dinner ng friends. Parang yun yung contribution ko. Kaso hindi siya nabuksan, yung friend ko, siyempre, pinaregalo siya dun sa isang party na pinuntahan niya, parang pinang-exchange gift. Okay, tipa, sa mga potluck, kung may nagregalo ng fruitcake sa inyo, dali nyo na yung fruitcake. Baka mamaya maging fruitcake party to. Hindi naman, siguro. O tapos, at dinirigyan. Ayun, tapos dinala daw niya sa isang ano, exchange gift. Okay. At yung nakakuha nung regalo ay kakilala rin namin, kasi office mate niya. Tapos sabi niya, ay alam niyo ba, yung fruit, kasi nandun din sa party eh. Alam mo yung fruitcake, pinaregalo ko dun sa isa kong friend na dun kinain, kasi paborito daw nila. So again, of course, hindi intentional kasi yun nga, pinang potluck, pinang contribute. Actually, magandang idea yung mga... Hindi, ang tawag na lang dyan is ano, pay it forward. Oo, pay it forward. Yeah. Actually, maganda nga yun eh, pang ano, yung mga exchange gift, yung mga pang Secret Santa. Kasi di ba usually pang munito-munito na every week mayroong... Oo. So instead na bumili ka pa, yeah, minsan yung mga malilita bagay na ganyan, pwede mo na siyang i-regift para hindi ka na masyadong gumagastos. Tama. Yun. And of course, kung hindi mo naman may i-regift, then pwede mo na lang i-donate, di ba? Pwede. Oo. Sometimes you can just donate it to your friends or to someone who might need it. Especially yung mga toys. Yung pamangking ko, usually nagkakaroon... Parang for reserve, ganun. Ha? Parang nakareserba lang siya. Oo. Or minsan kasi yung pamangkin ko, naalala ko nung birthday niya, meron siyang regalo na dalawa yun na pareho. Ah, kasi, nangyayari although, yun. Although, hindi exactly the same, but it's the same kind of toy. Yun. So, ang ginawa niya, yung isa, dinonate na lang niya, parang nagkaroon sila sa school na activity ng charity drive, ganyan. So, donate. Something. So, it makes sense na kung ano man yung mga regalo na kuha natin, alam mo yun, we weigh na, will I be able to use this? If not, then maybe it's better to just regift it or donate it. Kasi pag or maybe naman, sell it. pwede, sa garage sale. Kasi again, garage sale, kung nakatambak lang dyan, might as well, baka may ibang taong masasaya pa, di ba? Yes. And eventually, pag di mo naman nagamit yun, tatapon mo din yun eh. Yes, oo. Di ba? So might as well make somebody happy out there. Yeah. Pay it forward. Yeah. Okay. So I hope may natutunan kayo sa aming discussion. Well, especially for Christmas. Oo nga, magpapaslo na. So, yung mga mugs at picture frames at tuwalya na favorite na regalo. Oh, basta yung bago, ha? Oo, bago at hindi personalized. At walang happy birthday prize. Oo. Actually, that's one of the reasons why I try to avoid giving personalized gifts. Kasi I give the receiver the opportunity na i-regift siya kung ayaw nila. Yeah, pwede. Diba? Okay. Yeah. So, I hope may natutunan kayo. And if you like this video, then please give it a thumbs up. Subscribe if you are still not subscribed to our channel. And yeah, share this to your friends. Alright, so bye-bye. Bye-bye.